May istorya ko kasi na parang tinawagan niyo bang personal si Labor Secretary Pat Santo Tomas to disperse o to mediate din po yung ano? Tinatanong ko po kung ano status. I wanted to be aware kung anong gagawin ko doon. Dahil hindi naman tayo pwede natutulog sa pansitan. Hindi naman tayo makakapaghanda kung hindi natin alam kung anong mangyayari. No? Pero yung sa tinawagan ko sa to disperse, that is not in my function. No, but to be aware of what's happening is, I think, incumbent upon me as the sitting representative of everybody. 7 of the 11 barangays in Luisita are under my district, or were under my district. Ano yung usapan sa loob ng pamilya nung panahon na may problema sa Hacienda Luisita? At kayo ba'y may kakaibang opinion o pareho din ang opinion? O nagtalo ba kayo bilang pamilya? Nagtalo kami doon. No? Tinaimingan po yung problema, umpisa po nung Kabyaw. Kabyaw po yung milling season. Lahat po nung nagtanim, umaasa na yung kanilang pinaghirapan, yung magkikita na po sila ng panahon na yun. Ako mukhae ko doon, sabi ko, from a political perspective in handling the situation, better yata magpabayaan na natin na, sige, basta walang karasan. Gusto nyo mag-strike, mag-strike kayo. Problema po nung milling season, may time limit yun po yun. Yung pag nasunog yung tubo mo, may time limit na dadali mo sa central. In effect, parang nagbalabalansi yung paano yung interest nito mga partners na yung planters outside are not, lands there are not ours. They trusted us to be able to mill their sugarcane properly. Over 2/3 of everything that is milled comes from the outside. Today, puro outside. Nung unang pumutok yung Hello Garci controversy noong June 2005, nung una pinagtanggol niyo si Pangulong Arroyo, no? Pero bandang July, I think July 8, nag-withdraw na kayo ng suporta. So ano ba nangyari doon sa panahon na yon na bigla kayong tila bumaliktad? Yung huwag natin kalimutan, no, na wala nung naupo si Ginang Arroyo, tila wala naman talagang tingin ng batiko sa oposisyon. Parang wala na talagang magawang tama. Kami naman po umaasa na pagklaro na yung mandato niya by winning the 2004 elections, edi magiging tama na po yung pamamahala. Hindi na po puro politika gagamitin sa pagdesisyon. So, ano yung intervening? Yung mga 1 week lang po kami tumagal yata mula nung pumutok yung Garci. Nagkaroon kami ng ano eh. Nandun kami actually sa Malacanang nung araw na lumabas si Secretary Bonio, sabi niya, this is the faking, dalawang disk. Tapos, nagtatanong-tanong kami doon sa mga kaalyado ng administration, coalition na lakas, etc. Tsaka yung kampi. Ano ba itong isyong ito? Ano ba alam nyo? Ano bang marching orders? Ano ba lahat? Tapos parang wala akong makabigay na maliwanag na sagot. Pero yung talagang sa akin, the straw that broke the camel's back, yung VAT, yung expanded VAT, tinulak sa amin na ipasa. Kailangan dahil bababa yung credit rating natin, lalo sasama ang sitwasyon ng Pilipinas, etc., etc. Pumutok ko yung Hello Garci, biglang yung napaka-importante yung VAT. Nag-file na po yung opposition at that time ng challenge sa Supreme Court on its constitutionality. Biglang hindi na importante. Puro survival na lang ang importante. Hindi ho ba may napabalita noon na kaugnay yata sa pagbitaw ninyo ng suporta kay Pangulong Arroyo, yung tuloy-tuloy na investigasyon daw ng Department of Agrarian Reform sa naganap sa Hacienda Luisita? Medyo sensitibong issue ba yun na iniimbestigan ng DAR, panahon ni Pangulong Arroyo, Hacienda Luisita incident? Yung issue, yung panahon ni Secretary Villa, nagpadala ng fact-finding committee. The fact-finding committee basically said, walang jurisdiction ang DAR doon sa mga issues na ni-raise. Mayroon Dole na issues, may SEC issues, pero hindi DAR. Now, nung pumasok si Pangandaman, no? Using the same fact-finding team's report, hindi na-ever sent a new team eh. Binaligtan niya lahat ng recommendations sa Secretary Villa. Okay. Kung hinaharas kami dyan, no, meron ako mga suspicions na even parang the problem might have been magnified by the current administration. No? Might have been engineered also. But I can't prove it at this point in time yet. Handaan mo bang Pilipinas sa isang pangulo na maituturing na binata? Kung may asawa ka naman, tatanong niyo sa akin siguro ngayon. So, karado ba tayo hindi mag-i-meldific yan? Sala sa init, sala sa lamig. So, in that aspect, hindi mo mas makakatulong na po ng 6 years, hindi ganun kahabang panahon, kung makakonsentrate mo dun sa trabaho, hindi kaya mas mapapabilis natin yung pagbabagong na asama sa amin. Hindi naman kita pinipressure na pakasalan mo, no? Pero... Ito pong inyong yaman, hasendero pamilya ninyo, pero mukhang tila ho, kayo yung nahuhuli
pag pinag-usapan ng statement of assets and liabilities at net worth, wala pa hong 14 million pesos. Sa isang bahagi, baka parang lalabas kayo yung pinaka-pobre o kayo yung pinaka-mahina yata sa pagtitipid o pagpapalago ng inyong yaman. Well, yung hirap naman ho, nasa public service ka at palaki ng palaki ang iyong yaman, no? Yaman, dahil dapat ito lang ang function mo. No? So, to a large degree, I will admit, parang ito mas importante sa akin yung kausa ng bayan kaysa yung pagpanilo, kasi nakakain naman po ako. Natutugon ko naman yung aking mga konting pangangailangan. Apo. Pero siyempre, gusto mo rin at some point in time, pag lalo na wala ka ng conflicts of interest na possible, na siguro doon meron ko namang retirement fund. Pero, at gagawin ko yun pagkatapos natin nag-retire. Medyo malaki po yung nagastos na ninyo sa advocacy ads. Huwag na natin sabihing political ads bago mangampanya. Saan po galing yung mga donations na yun? At sino ang pinaka-top donors yun? Huwag natin kalimutan. Ako po yun. No? Ako po tinulak nila ng tumakbo. Apo. At yun nila, marami po yun nila. No? Sino yung kagabi, yun? May mga bata doon sa piso-pisong programa. Yung mga nagtayo doon sa... yung unang grupo, sorry, at umuhi akong pamanin sa kanila. Hindi ko maalala yung unang grupo tumuloy sa aming tahanan. May dinala rin po doon. Yung kasi grupo po nila Alex Laxton yun eh. Mm-hmm. Tapos may mga negosyante rin sumuporta sa atin na talagang naapin ito sistema o nakikita dead end yung ganitong palakad na wala talaga pag-asa tayo uunlad. Ang inyong tiyo, si Ginoong Pepinco Juanco, ay matagal na sa politika at kinilalang may impluensya doon sa unang Aquino administration. Ano po yung inyong relationship sa kanya ngayon, personally and professionally? Well, we get to talk rather infrequently. Pero yung it behooves me to, di ba, to see some of his points. So parang parang pakinabangan ko yung experience lang po niya. Knowledge about personalities that we have to deal with in trying to get the majority to support our candidacy. But at the end of the day, no, I keep telling everybody who's with me, I'm at the top of the totem pole. If I win, I make all of the decisions because the responsibility is primarily mine. But would you give like direct marching orders to your family members na huwag makikialam or huwag subukan mag-impluensya? Tingnan po natin sa ngayon pa lang, no? Yung mga kapatid ko parang pinakamasugid na taga-suporta po natin. Pero nag-aalangan ako, nasabihin ko, punta kayo dito, punta kayo dyan, punta ka doon. Eh siguro naman, no, lalo sa pag-upo, mga kapatid ko na pinakamalapit sa akin, ang nagsabi, oh, pagkasumpa mo, uwi na kami sa bahay namin, bahala ka na dyan. Yung parang living again in the ambit of a Malacanang existence is like the farthest wish they have in their mind. Para bang akin to going back to hell yata ang dating. Kasi naging ghost ng Aquino administration yung Kamag-anak Incorporated. Hmm. Under sa yung administration, o ngayon pa sa kampanya, nandiyan ba yung mga kamag-anak? Yeah, yung Kamag-anak, in fairness naman sa pamilya namin, gano'ng katagal na po mabuhaba namin ko? 1992. Mm-hmm. No, ako po ay nasa oposisyon, hindi natin masasabing kasama ako sa party in power. May nahabla na ako ba sa mga kamag-anak ko? Senator, isa daw yung kampanya ninyo na parang sambot-sari ang mga grupo at advisors. Hmm. Hindi po kaya ang maging suliranin naman daw Advisors Incorporated o Tagapayo Incorporated? Alam nyo, hindi naman ako galing sa kindergarten. Biglang pinasok dito. Yung 6.5 years of my mother's incumbency showed me the difficulties and complexities of how to work this government. My own experience as a legislator, yung the constant need to make decisions that will affect you. Not only your political career, but actually your physical life. Uh-huh. No, has already conditioned me into how to filter all of these pieces of advice to understand where each one is coming from and how to extract the best of all of this varied advice. Yung pamilya nyo, naging biktima ng karahasan, no? Ano naging epekto sa inyo ng mga karanasan na to? So tingin nyo? Yung, siyempre, nung isang pumunto, nung pinaslang ang tatay ko, talaga masyado ako na-fixate sa Old Bible, specifically, eye for an eye and a tooth for a tooth. Paniwala ko po doon, nag-asong ulo na yung mga gumawa sa tatay ko doon. And society had the right to defend itself. Sa hindsight po, no, para nakikita natin lahat ng pagsubok ko, we're preparing us for something else. At kung ito po yung makakatulong, na pinagtibay ka na nga ng gusto, sinubukan ka na, pinagdaya ka na, baka naman ito nga akong kailangan para talaga maibago na natin ang lipunan.